Okay guys, actually ang hirap-hirap gawin ito, no? Simply because mahal na mahal ko yung taong involved dito. At talagang naramdaman ko talaga kung gaano niya rin kami minahal, si Mother Lily Monteverde. As you can see, nakita niyo yung mga pictures na to. Personal, kuha ko talaga to, mga pictures ito na kinuha ko sa birthday party niya noong 2018, before pandemic pa yun, or 2018 sa Crown Plaza dyan sa may Ortigas. So, kasi ganun yung 80th birthday niya ito. So, lahat ng mga photos niya, memorabilia from bata siya, nandun yung mga awards niya. Talagang ano, yung buong floor na yon ng Crown Plaza ay inayos para sa 80th birthday party ni Mother Lily. And talaga namang lahat halos ng malalaking artista ay pumunta dun sa birthday na yon. So, anyways, ayan si Mother Lily ang natatandaan ko kasi ako kasi nung bago-bago pa lang, unang mga unang press con ko sa Regal ay yung sa Valencia agad ginawa. Doon ko na meet sila Richard Gomez, and then the rest is history na. Napaharami ng mga press con si Mother kasi parang almost every week may mga press conference siya. Tapos there was a time as nagkaroon na nga nung naging editor nga ako nung 2002, isa siya sa mga nalapitan ko para maging mag-support. At ganun din naman siya. Ito talaga, ito yung mga unang abroad ko pa sa Hong Kong to. Isa to sa mga picture namin na nag-breakfast kami. Kita nyo nga, parang kahit pa paano, bata-bata pa rin ako dyan. Ganyan paka-healthy si Mother noon. Maraming beses kami nag-abroad ni Mother Lily. Sa totoo lang, hindi ko nabilang na sinama niya ako. Ito, mga birthday party niya yan. Explain ko na lang ha. There was at time, yon yung unang picture na yon sa Hong Kong yon. Then nakapag Bangkok, Thailand na rin kami. Na of course, siya parang sasamahan lang siya. Maraming kami samahan siya para, kumain, mag-enjoy. And then, nakapag China na rin kami, of course, shooting ng Manu po ni Sharon Cuneta, Heart Evangelista, Jasha Padilla. So yung mga yon, si Mother Lily ay napakasarap kasama. Hindi siya pasaway. Sa estado niya, sa status niya bilang mayaman, producer, siya talagang go with the flow siya kung saan gusto ng marami, doon din. At kami talaga sumasama lang sa kanya sa mga gusto, sa anong mga gusto niyang gawin. So, napakarami kong magagandang experience kay Mother Lily. Isa na nga rin yung nagkaroon kami ng Wednesday Club noon, si Mother Lily, of course, with Maluchova Fagar, June Nardo. Usually ginagawa, yan yung mga nakikita nyo, yung party ng Wednesday Club noon. Usually ginagawa yung Wednesday Club sa Imperial Hotel, dyan sa may corner ng Timog and Tomas Morato. So yung kanto dyan, yung hotel dyan, pag-aari yan nila Mother Lily. So dati sa rooftop kami, dati pala hindi, sa baba pa lang. Hindi pa, Starbucks na yun ngayon, pero before that, yun muna, doon kami nga, tas hanggang sa napunta kami sa rooftop, tas lagi taon-taon, nagpapa-birthday party siya para sa akin. Talagang natutuwa ako, nakakasama ko si, girl, mga September babies, like si Jerry Olea, and then si June Nardo. Ito talaga, mga pictures na ito, personal niya akong iniimbita talaga para i-cover yung mga event na yan. So marami kami sa Wednesday Club nga yan. Ito nung binigyan siya ng award, of course, nakita nyo naman, di ba, parang nag-attend kami dyan. And ganun si Mother, lahat ng mga event niya, as much as possible, iniimbitahan niya yung mga kaklose niyang mga reporter para at least nakakasama niya. Kasi syempre, iba pa rin yung i-interviewin mo siya. Pero hindi naman siya yung parang para isulat o para gawa ng Natutuwa lang siyang i-share kung ano yung mga milestone, mga magagandang pangyayari sa buhay niya. Kita mo naman kung sino ang mga kasama niya dyan. So, ganyan ang mga namin ni Mother. Of course, eto isa to, si Mother kasi hinahayaan niya kami eto muna, ato birthday party ko to sa Imperial. Yan mga kabatch ko yan, mga classmate ko yan. At tuwang-tuwa si Mother na nakakita siya ng mga, hindi mga taga showbiz, lalo yung mga nagpapa-picture sa kanya. So, ayan, this is Ian Farinha, si Maluchofagar at si Mother Lily. So, marami akong pwedeng ikwento na experience ko kay Mother. Lately na lang hindi ko na siya nakakausap. Nung pandemic, naaalala ko kasi tumatawag siya, tapos nangungumusta, tapos
Meron siyang hindi ko makalimutan na mensahe na talagang hanggang ngayon eh, ramdam na ramdam ko pa rin. Yun yung sinasabi niya na very proud siya sa kung anuman ang ginagawa ko sa buhay ko ngayon. Yung mga ganon. Nagkataon kasi, kapangalan ko rin ang anak niya, si, yun, kanito yung kinakita niya, si Dondon Monteverde. Kaya may mga times talaga na biglang-bigla niya na lang ako, kahit madaling araw, tatawagan niya ako. Siguro minsan, ayan, eto, kuha ko rin ito talaga sa birthday ni Mother Lady sa Crown Plaza, umaten si Vice Ganda. Kahit hindi gumagawa si Vice Ganda ng pelikula sa Regal, pero nakita nyo naman yung ano ha, dahil si Vice diba nasa Viva or Star Cinema, pero nakita nyo naman yung kung gaano rin ka-lovable talaga si Mother. Si Mother na pinaka ano, lovable sa showbiz. Hindi lang sa mga artista, kundi sa mga reporters talaga. Kasi mahal na mahal niya ang showbiz press eh. Iba siya magmahal talaga yung binibigyan niya ng pina-prioritize niya talaga. Tapos pag may mga event, gusto niya talaga kahit tapos na yung press con, maiiwan pa ang showbiz press. Lalo na kami, maiiwan dun sa Valencia. Tapos mag-aano siya, minsan nagpapabili ng beer para mahapon, magtagal pa kami hanggang madaling araw, kwentuhan. Ganon ang mga experience. At si Mother talaga, yung mga alaga niya talaga, pinapa-press con niya. Kaya lahat, lalo yung mga baguhan talaga, pag contract signing. Ako na ano, kasi nga, antagal ko na rin siyang hindi nakikita mula pa nung pandemic. Kasi dun na medyo nagkaroon na ng ano, problema sa kanyang kalusugan. So, hindi siya basta-basta pwedeng dumalaw. There was a time, hindi rin siya pwedeng, yung sa pangmaramihang tao, parang ang natatandaan ko nga, merong isang event lang sa Green Hills, sa isang restaurant doon, na talagang, inimbitahan niya kami, parang two tables lang yon. Tapos kumain lang dahil gusto niya makapagkwentuhan. So, andun si Mother Lily Mont, si andun siyempre si Annabel Rama, yung mga ganon. So, at si Mother napakadaling imbitahan sa mga birthday party. Napaka-busy niyang tao, pero hindi niya pinapalampas yung mga ganong moment. Sa, siguro, may mga iba, siguro, may mga ibang karanasan kay Mother, pero ako talaga, 100%, talagang wala akong masabing ano sa kanya. Lahat parang naaalala ko sa kanya eh, puro magaganda. Walang pangit sa totoo lang. Hindi sa inaano ko siya dalol. Pero talagang wala eh. Ganon talaga siya. Meron moment siguro na minsan naiinis siya sa amin kasi parang meron siyang merong ganito dapat gawin para sa publicity. Hindi namin agad-agad nagagawa. Pero saglit na saglit lang yun. Pag nakita na yun na, wala na. Ito, isa to sa mga memorable na birthday party ko with Junardo sa Imperial, sa second floor ito. Talagang very happy siya, very excited siya sa mga party. Siya talaga ang nagpapahanda. Siya talaga ang request niya lang dapat may lechon. So, yun lang ang ano, ang laging request. At syempre, gusto niya yung talagang masaya yung kwentuhan, ganyan no. But anyways, ayan na nga yung official na announcement. So, ang dami kasing nauna na mag-post kanina, hindi pa man nag-a-announce ang family. Yun ang parang, hindi naman ito contest kung sino mauna, hindi naman to scoop or whatever. But anyways, eto naman yung kuha ko sa wake ni Father Remy Monteverde. Okay.